21 ng Setyembre, Lunes, ang kapistahan ni San Mateo, Apostol at Ebanghelista. Ang mabuting balita ng Panginoon mula kay San Mateo. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa singilan ng buwis at sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin." At tumayo si Mateo at sumunod sa kanya. At habang nasa hapag si Jesus sa bahay ni Mateo, maraming tagasingil ng buwis at iba pang makasalanan ang lumapit at nakisalo kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit kumakain kasalo ng mga makasalanan at maniningil ng buwis ang iyong guro?" Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Sige, matutuhan sana niyo ang kahulugan ng awa ang gusto ko, hindi handog. Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa, awa ang gusto ko, hindi handog. Sa aklat na sinulat ni Papa Francisco na Misericordiae Vultus, The Face of Mercy, sinabi niya na si Jesus ang mukha ng awa ng Ama. Mismong siya rin ang nagsabi na ang pangalan ng Diyos ay awa. Sa pamamagitan ni Jesus, nakita natin ang tunay na mukha ng Ama, ang Diyos na puno ng awa at habag para sa lahat, lalo na sa mga makasalanan. Si Jesus mismo ang nagsabi na naparito siya upang tawagin hindi ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Kaya nga, maging sa kanyang pagkakapako sa krus, ang unang biyaya na hiningi niya sa Ama para sa atin ay ang biyaya ng awa at pagpapatawad, kaya winika niya, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Sa katauhan ni Apostol San Mateo, makikita natin ang larawan ng taong nakaranas ng pagtanggap at pagpapatawad ng Diyos sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan. Ganito rin ang ginagawa sa atin ni Jesus sa sandaling tayo'y nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa Diyos para sa ating mga kasalanan. Pagsasagawa, sa harapan ng Diyos, wala tayong maipagmamalaki. Lahat tayo ay mga taong makasalanan na kinahahabagan lamang ng Diyos. Nawa, matuto tayong maging mahabagin sa kapwa nating makasalanan.